makasagot. Pasensya ka na. Kinagawa ka sa akin yun ni Angeline dati. Tapos, tinatakpan ko din yung mga mata niya. Lira, sorry. Hindi ko sinasadya. Huwag ka na magalit. Sige na nga. Naiintindihan ko na. Ayoko na nga takpan uli yung mata mo. Para hindi mo na maalala. Oh, ano? Kaya tayo sa loob. Order tayo doon. Naku, Prince. Alam mo naman na tumakas lang ako kay Ninong eh. Nagagalit yung pag nahuli niya ako. Ganun ba? Hindi ako pwede magtagal. Sige, liga. Bakit? Saan tayo pupunta? Basta, naisip ako. Sige na nga. Ayaw pa. Eh, baka matagal eh. Hindi. Mars. Mars. Gawa na bang auto mo? Ano? Diba ka, Musak? Sabi mo kahapon, nasira ang auto mo, kaya dinala mo sa talyer. Kaya ang tanong ko sa'yo kung gawa na ang auto mo. Mars, wala sa talyer ang auto. Naibenta ko kahapon. Bakit? Ano nangyari? Mars, halika dito. Mars, may ipagtatapat ako sa'yo. Pero huwag na huwag mong sasabihin kay Lira. Mangako ka, Mars. Ano ba yung sasabihin Please. Mo? Ito naman, kinakabahan naman ako sa'yo. Ano ba yan? Sige na, ano ba yan? Sige. Natanggal ako sa ospital kahapon. Dahil sa kagagawa ni Roxanne. Hindi ako makakita ng trabaho. Dahil sa pangyayaring yun, nahihirapan ako. Si Mars, ang akala ko makakakita agad ako ng trabaho. Ang akala ko madali ako makakapasok sa ibang ospital. Ang kaso, sa lahat ng ina-applyan ko, parang hindi ako makatakas sa paninirang ginawa sa akin ng Saavedra yon. Kaya Mars, natatakot ako ngayon. Hindi ko naibenta ng malaki yung kotse. Kapag hindi ako nakakita ng trabaho agad, yung mga gastusin ni Lira, gabot niyang mahal, hindi ko na masustentuhan yun. Kasi mauubos agad yung pera. Anong gagawin ko, Mars? Anong gagawin ko? Paano ko susuportahan yung anak ko kung lahat ng ospital na puntahan ko, hindi ako tatanggapin dahil sa paninirang ginawa sa akin doon ako sa... Makapag-isip, pasensya na, Mars. Pero pwede ba ipangako mo sa akin? Huwag mo na munang kakantiin ang mga Saavedra. Kasi ba ako lalo kang pahirapan, muruksan na yun eh. Pwede ba yun?